Pwede ba? Tapusin mo na yung trabaho mo nang makaalis ka na. Dahil wala akong panahong makipag-usap sa mga kagaya mong delivery man. Tsaka, grabe, para makaalis ka na rin dahil ayokong bumaho tong mansion ko dahil sa amoy mong mabantot. Grabe. Alam ko na bakit nagpakita ka ngayon dito. Kasi, kalat ng mayaman na ako ngayon, di ba? So, Como, kaibigan kita, dati, nagpunta ka rito para umutang ng pera, ganun ba? So, magdiretsahan na lang tayo. Ayoko na kasi na masyadong drama at masyadong kuda-kuda. Hindi naman sa ganun, Golda. Umisita lang talaga ako para makita din tong mansion mo. Kasi, ang laki na talaga ng pinagbago ng buhay mo. Nakakatuwa na yung kababata ko at natali kong kaibigan, eh, ganito na yung buhay. Kasi sabi ko lang kanina, di ba? I hate dramas. And yet, here you are. Magdiretsahan na nga tayo. Para ka kasing teleseryang hindi patok sa masa, eh. Sabihin mo na sa akin kung uutang ka. Para makalis ka na dahil marami pa akong aasikasuhin. Sige, alis na lang ako. Mukhang, hindi ka naman maniniwalang hindi talaga para umutang ang pakay ko sa'yo. Pero sana, huwag nang baguhin yung dating ikaw na umasenso lang, eh, hindi na alam kung saan ang galing. Mahirap kapag bigla kang lumagapak sa lupa. Sandali. I don't need your unsolicited advice. Dahil alam ko kung anong ginagawa ko. At alam ko rin kung sinong mga taong pinaplastic lang ako at pera lang ang habol sa akin. So kaya, sige, makakaalis ka na. Chupi! Go! Kaya nga, i-detach myself sa mga ganyang klaseng tao eh. Dahil alam kong pera ko lang naman ang habol nila. At my God! Hindi naman ako tanga, no? Pakabilis naman, Manong. Hoy, Manong! Dahan-dahan naman sa pagbubuhat, ha? Baka mabasag yung order ko. Mas mahal pa yan sa sahod ng mga kagaya mong delivery man. Teka, ikaw si Golda. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si J-Paul. Pwede ba? Tapusin mo na yung trabaho mo nang makaalis ka na. Dahil wala akong panahong makipag-usap sa mga kagaya mong delivery man. Tsaka, grabe, para makaalis ka na rin dahil ayokong bumaho tong mansion ko dahil sa amoy mong mabantot. Grabe. Ay, naku. Bilisan mo na. Grabe. Babaho-baho rito. Ay, naku. Okay na po, ma'am. Oh, so ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Makakaalis ka na. Chupi! Ang laki na ng pinagbago mo, Golda. Dati, katulad lang kita ng estado ng buhay. Kapwa, nangangarap ng magandang buhay. Mabuti naman at asinsado ka na. Pero ako, ito pa rin. Isang hamak na delivery man. Kaya, okay lang pala na hiniwalayin mo ako noon kasi wala kang mapapala sa isang katulad kong mahirap lang. Pwede ba? Huwag mo nang ungkatin yung mga bagay na yan. Dahil kung ano man ako noon, matagal ko nang binaon yun sa limot. At tama ka! Ibang-iba na nga ako ngayon. At hinding-hindi na kita kauri. Kaya sige na, makakaalis ka na. Chupi! Alis! Iba talaga nagagawa ng pera sa tao, no? Nakatikim lang ng magandang buhay. Akala mo, hindi na dumanas ng hirap noon. Hindi naman sa nanunumbat ako. Pero nung tayo pa, nung nag-aaral ka pa noon, nakatulong rin naman ako sa pag-aaral mo dati noon, di ba? Hindi naman sa
naniningil ako sa'yo. Paalala lang na matuto ka sanang lumingon sa pinanggalingan mo. Salamat sa pag-iinsulto mo sa isang katulad kong delivery man. Iwan ka pa ng kabahuan dito. Paho! Grabe! Ay, naku! Baho niya, grabe. Let me guess. Nandito ka para manghiram ng pera, right? Magkano bang kailangan mo? Ha? Hindi ako utang, friend. Ikaw naman. Alam ko naman na sagana na yung buhay mo ngayon eh. Hindi naman yun yung pakay ko. Siyempre, nangangamusta lang ako. Kasi dati naman tayo magkaibigan. Tama na nga drama, please. Wala tayo sa soap opera. Tell me, ano ba talaga sinadya mo rito? Tama nga yung mga naririnig ko tungkol sa'yo. Hindi lang estado ng buhay niyo nagbago sa'yo, pati ugali mo. Hindi mo nakilala yung mga taong tumulong sa'yo ng mga panahong walang-wala ka. Ganyan ba talaga nagagawa ng pera sa tao? Pwede ba? Buhay mo na lang atupagin mo at wag ang buhay ko. Dahil napaka-busy kong tao dahil sa kaliwat kanan kong negosyo. So if you'll excuse me, alam mo kung nasan yung pinto, makakaalis ka na. Grabe. Aalis naman talaga ako. Pero ipapaalala ko lang sa'yo ha, noong mga panahong walang-wala ka, sino kaya yung tumulong sa'yo? Friend, baka naman pwedeng makahiram ako ulit ng pera sa'yo. Nawalan kasi ako ng trabaho, tapos yung huling sahod ko, pinambayad ko na siya ng upa. Ako, timing na timing. Meron pa ako natabi dito. Magkano ba kailangan mo? 10K sana. Promise, babayaran ko ayan agad. Once na magkaroon ako ng trabaho agad. Oh, ito. Saktong 10K yan. Huwag mo munang isipin kung kailan mo ako mababayaran. Isipin mo kung paano ka makakahanap ng trabaho. Salamat, friend. Wala yun. Para saan pat naging magkaibigan tayo? Ako, diba? Niminsan hindi ka nakarinig ng mga masasamang salita sa akin nung mga panahong walang-wala ka. Nung mga panahong nangihiram ka ng pera. Kasi naiintindihan kita. Dahil kaibigan kita. Wala akong hindi kayang gawin para matulungan ka. Pero bakit ganun? Bakit parang nag-iba ka na yata ngayong ikaw na yung nasa taas? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa totoong Golda. Kasi ang pagkakaalam ko sa kanya, mabuti siyang tao at hindi mapagmataas. Kaya sana, balik mo na yung dating ikaw. Kasi sa totoo lang, kung anong meron ka, mawawala yan sa isang pitik lang. Alam mo, tama ka. Nasilaw ako sa kinang ng pera. At yun din yung naging dahilan para magbago ang dating Golda. Salamat at pinarealize mo sa akin na marami pala akong taong nasasaktan, na mga taong totoong concern sa akin. Salamat. Hindi na importante yun. Ang mahalaga, nagsisisi ka na. Tandaan mo, lahat ng meron tayo dito sa mundong to, pwede yung mawala. Pero yung pagiging mabuting tao, dadalhin natin yan hanggang hukay. Oo, tama ka. Salamat ha. Wala yun. At least ngayon alam mo na. Sana tuloy-tuloy na yun.